Magandang araw po muli sa inyong mga kababayan at sa mga kapwa-kong Pilipino designer saan mang sulok ng mundo. Ito po muli ang inyong lingkod, Designer Ali, at welcome to... Ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng manual landscape perspective. Sa unang part nga ng ating videos, nalaman po natin ang 8 tips o mga techniques para matuto tayong gumawa ng perspectives. I-apply po natin ito sa manual plotting ngayon na. At sa mga bago pa lang po ha, dito sa channel natin, huwag niyo pong kalilimutan, like and subscribe, at hit niyo po ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod po nating video. Ang papel na ating pagdodrawingan ay A3 size. Kumuha po ako ng isang part ng plano ng concept at ang gagawan po natin ng perspective ay ang main entrance. Simulan na po natin. Maglalagay po tayo ng horizontal line o eye level. Ito po ang magiging basihan natin sa panukat. Maging malayo man o malapit ang structure na ating ilalagay. Ang assuming height ng tao na ating ilalagay ay 1.7 meters. Imagine nyo na lang po ha. At ang focal point po natin dito sa pagkuha ng anggulo ay ang guardhouse. Ang height ng guardhouse ay approximately 3 to 3.5 meters high. Imaginary center line dahil nandoon po ang focus natin. At ngayon, ang vanishing point naman sa right side. And then, add feature wall. Mas mataas po siya dapat sa tao. Kaya lagi ang basihan natin sa proportion ay ang taas ng tao. At makikita ang signage tower on the right side. Ang taas na ilalagay natin ay 6 to 8 meters. At may water feature malapit sa entrance. Dapat mas malinaw ang focal point o i-emphasize natin yan. Ngayon, ang paglalagay naman ng mga puno. Same height pa din ang feature wall natin sa left side. At dapat sumusunod siya sa vanishing point. Ganun din ang paglalagay ng mga puno, may guide pa rin ng vanishing point. At ngayon, ang lapad ng vehicular road, approximately 6 to 8 meters wide. Maglalagay din tayo ng sasakyan at huwag nating tatakpan ang focal point. At ngayon, ang foreground o mas malapit na puno sa observer. Foreground ng mga shrubs. At dahil sa left side ang mas malapad na part, dyan ang sunlight at ang cast ng shadow ay sa kanan naman. At ngayon, tapos na ang ating sketch. Ngunit bago natin i-final ang line drawing, ito naman ang mga drawing pen at tracing paper na ating gagamitin. Ngayon, i-final line drawing na po natin. Panuorin nyo na lang ha. Thank you.
Ito na ang ating final line drawing perspective. O ayan, mga kababayan! Gusto nyo na bang kulayan natin para makita nyo na ang final product na ating ginawa? Well, yan po ang inyong aabangan sa mga susunod nating iba-vlog dahil ituturo ko pa sa inyo ang ibang mga techniques sa pagkukulay. Pwede po tayong gumamit ng watercolor, colored pencil o ng marker. Kaya mga kababayan, abangan nyo po yan ha. At bago po tayo magtapos, ito ha, bagong segment natin dito. May mga gustong magpabati sa ating mga kababayan at kapwa Pilipino designer. Gustong magpa-shout out ha, basahin nga natin ito. Unang-una po dyan ay ang Pinoy Sheko Mountain Bikers. Ito po ay samahan ng mga Pilipino architects at landscape designers. Ayan ha, kamusta po kayo dyan mga kapwa ko designers na laging nagbabike linggo-linggo. Kamusta sa ating mga grupo dyan, ang dami nyo pa naman. At babalik na ba kayo? At ito pa, kamusta dyan kaya architect Marlon Gripaldo sa Cavite, sir? Kamusta dyan sa ating mga kapwa empleyado? Keep it strong pa rin sa iyong company kahit na may pandemya. Hataw tayo dyan. At ito rin, nagpapa-shout out. Matagal ko nang hindi ito nakikita, si Paring Elvin. Dati po nating kasamahan ito sa opisina dati sa Makati. Kamusta rin po dyan sa mga taga VHS, ng mga kakilala po natin dyan. Hello po sa inyo. At dito, yung huling-huli sa Empire Group natin. Buhay pa ba ito? Kamusta dyan, Sir Eli? Kita-kita tayo sa Shenzhen, ha? Pagbalik. Kamusta? Ito pong muli ang inyong lingkod, Designer Ali, at nag-iiwan pa rin ng mga katagang laging may takot sa Diyos, mahalin ang iyong kalikasan, dapat may disiplina sa sarili upang kinabukasan mo ay bumuti.